Magandang gabi sa ating lahat. Nawa ang ngayong gabi hangad natin ay ulan ng pagbabala. Benepisyo para po sa ating lahat. Alam nyo, marami pong mga tao gusto maging estudyante dahil pa-benepisyo sa pamasahe sa jeep. Mura lang, no? At gusto naman ng mga hindi na estudyante ay maging senior citizen para naman maka-avail ng benepisyo ng pamasahe at sa pamimili, makamenos ng kanilang gastos at sila ay makatanggap ng benepisyo. Marami po mga tao na hangat ay benepisyo sa mundong ito. Pero isang bagay ang nakakaligtaan ng marami, ang benepisyo na pangwalang hanggan sa buhay ng tao. Nais kong buksan natin ang ating mga Biblia sa Salmo. Salmo Kabanang 4 na may kaugnayan sa pribilehiyo or benepisyo. Salmo Kabanatang 4 at basahin natin ang versikulo 3. Isa lang pong talatang ito pero napakayaman ng pagpapala na dapat natin maunawaan. Ganito ang sabi. Kung nandiyan na kayo, sabay natin basahin. Ganito po ang sabi ng salita ng Diyos. Ngunit alam ninyo na ibinikod ng Panginoon para sa kanyang sarili ang banal. Ang Panginoon ay nakikinig kapag siya ako'y nagdarasal. Ulitin ko po. Ngunit alamin ninyo na ibinukod ng Panginoon para sa kanyang sarili ang banal. Ang Panginoon ay nakikinig kapag sa kanya ako'y nagdarasal. Tayo po'y manalangin. Panginoon, nawa ipaunawa niyo sa amin ang napakayamang talatang ito. Nawa buksan niyo ang aming isipan mula sa turo ng iyong banal na Espiritu upang makita namin ang napakalaking pribilehiyo o benepisyo para po sa mga taong mananampalataya. Pagpalain po ninyo ang aming pag-aaral ngayong gabi. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Noong pagdating namin Gaite, una namin inisikaso ni Mama ang kanyang failed health. Magtatapos na kasi, matagal na siyang panahon nagbabayad ng failed health, ilang buwan na lang, senior citizen na siya. So, ano pang mapapakinabangan natin dyan? Eh, magtatapos ang dami na nating na-deposito dyan. So, nagtanong ako doon, sinadya ako talaga. At nagtanong ako, ano po ba ang pakinabang o benepisyong matatanggap namin? Matagal na kami nagbabayad ng PhilHealth, ngayon, magsi-senior citizen na. At ayon sa inyong patakaran, ang senior citizen, libre na, hindi na kailangan magbayad. Sabi niya, ay wala po kayo matatanggap. Hindi pwedeng mag-loan o umutang. Ay, hindi po. Kasi, pag oras na nakatapos na kayo, senior citizen na kayo, eh habang nabubuhay kayo, eh paglilingkuran kayo ng PhilHealth sa hospital. Ah, ganun ba? Eh, hindi lang pala ako ang naghahanap doon. Kaya pala daming pila, yun din ang nais nila, makakuha man lang ng benepisyo, makatanggap man lang ng pakinabang sa matagal nilang hinulog-hulugan. Yung iba, hindi naman na hospital. Pero ako, madalas akong ma-hospital, nagagamit ko yung senior citizen, I mean, na PhilHealth ni Mama. Pero mapapansin ko na, halos lahat, tao, hindi lamang doon sa PhilHealth, ang hangad talaga ay magkaroon ng benepisyo, konting ginawa na makakamit natin sa ating mga pinaghihirapan dito sa mundo. Ang tao, ang kanilang pag-asa ay dito na lamang sa ibabaw ng mundo. Nagkukumahog, nagkukumabol, makamit ang kaunting bagay na pansamantala lamang. Ngunit, nakakaligtaan yung isang bagay na pangwalang hanggan. Yan ang kulang sa atin. Maring Kristiyano rin tayo, naghahapon tayo sa benepisyo dito sa mundo at nakakaligtaan natin ang ating benepisyo na kaloob ng Diyos pangwalang hanggan. Now, dito sa ating binasa, Psalms 4 verse 3, napakalinaw ng pangungusap dito ni Haring David
na ang isang mananampalataya ay mayroong prebeyo mula sa Diyos. Meron siyang benepisyo at ang benepisyo ito ay pangwalang hanggan. So, ang Kristiyano po ay mayaman sa pribilehiyo. Bakit ang mga Kristiyano parang napakalungkot ng buhay, na parabang kulang siya, na parabang walang-wala siya, naiinggit siya sa takbo ng sanlibutan, naiinggit siya sa mga tinatanggap ng maraming mga tao hindi mananampalataya. Pero para sabihin ko sa iyo, kapatid, kaibigan, kung hindi ka pa Kristiyano, kailangan makamit mo ito. At kung Kristiyano ka na, dapat mong maalala na ikaw ay punong-puno ng pribilehiyo na dapat mong panghawakan. So, sa katunayan dito sa ating binasa, mayroong dalawang napakalinaw na pribilehiyo sa napakaraming benepisyo na tanggap ng isang Kristiyano. Now, tignan natin ang malinaw na pribilehiyo na tinatanggap ng isang mananampalataya. Unang-una, pansinin natin ang ating talata, verse 3. Ang sabi diyan, ngunit alamin ninyo na ibinukod ng Panginoon para sa kanyang sarili ang banal. Now, alisin muna natin yung para sa kanyang sarili. Idiretso natin ang banal, no? Ulitin natin, ngunit alamin ninyo na ibinukod ng Panginoon ang banal. Unang-una pong pribilehe tanggap ng isang mananampalataya, itong tanda natin, para huwag tayong malungkot, huwag tayong panghinaan ang loob sa buhay sa ligid nito. Unang-una, ikaw ay binukod ng Panginoon. Ikaw ay ibinukod ng Panginoon sa doktrinang theology na usapan, ikaw ay na-consecrate, no? Consecrated by God. Ikaw ay ibinukod. Ito ang una nating alamin. Ang sabi rito ni Haring David, ngunit alamin ninyo na ibinukod kayo ng Panginoon. Yun ang dapat nating alamin sa bawat araw ng ating buhay. Na para mas maliwanag ito, alamin muna natin ang konteksto ng Psalms 4. Itong Psalms 4, si David dito, mapapansin ninyo, hindi man niya tinaintindihan ang sinasabi. Kinakausap niya ang Diyos, no, kinakausap niya ang kanyang sarili. Ganun ba? Hindi. Dalawang kinakausap ito ng Panginoon. Una, ani David, ang una, kinakausap niya ang Diyos. At ikalawa, kinakausap niya yung mga taong masasama. Masasama na sumira ng kanyang pangalan. Kung ating papansinin ang verse 1, tingnan nyo, magbigay lang tayo ng hint. Sabi sa verse 1, kausap rito ay ang Diyos. Sagutin mo ako kapag tumatawag ako, o Diyos na tagapagtanggol ko. Binigyan mo ako ng silid na ako'y nasa kagitan. Si Ben, niligtas siya. Maawa ka sa akin at dalangin ko'y iyong pakinggan. Na bumaling naman siya, bungo sa mga tao na masasama. Ang sabi niya, o tao, hanggang kailan magdaranas ng kahiyan ang aking karangalan? Gaano katagal mo iibigin ang mga salitang walang kabuluhan at hahanapin ang kabulaanan? Ngunit, alamin ninyo na ibinukod ng Panginoon para sa kanyang sarili ang banal. Now, bibigyan natin ng kabuluhan dyan. Ito po yung time na ito, nakausap ni David ang Diyos at ang mga tao sa panahon ng pagrebelde ng kanyang anak ni Absalom, na si Absalom. Ang anak niyang si Absalom na kanyang iniibig na halos hindi makatulog si David sa kalagayan ng kanyang anak at ang kanyang mga tauhan na kumampi sa kanyang anak ay naging masamang kaaway niya. Sinira ang kanyang dangal, sinira yung dangal ni ng hari. Ibinaba nila, nilapastangan nila. Kaya sabi ni David, hanggang kailan kayo magtitiwala sa ganung paraan? Hindi niyo ba alam na ibinukod ng Panginoon ang kanyang banal? Kaya ito yung sinabi ng ni David dito sa verse 3 na pagpapatunay, wala kayong magagawa sa tao ng Diyos. Kahit ano pang sirang gawin ninyo, hindi kayo magtatagumpay sapagkat ang tao ng Diyos ay ibinukod
ng Panginoon. Siya ay banal. At itong tanda natin, mga kapatid, kaya tayo tinawag na iglesia, dahil sa original na salita, ekklesia, ek, ibig sabihin, mula sa labas, no? Klesia, mga tinawag. Okay? Klesia, ekklesia. Tayo po'y mananampalataya, tinawag mula sa kadiliman ng kasalanan, ibinukod tayo para sa Panginoon. So, kung gano'n ang kalagayan pala ng isang mananampalataya, ay hindi tayo dapat malungkot, hindi tayo dapat panghinaan ng loob na tayo'y walang tinataglay na material na bagay na kakahumaguhan ng mga hindi mananampalataya. Tayo yung pinakamayaman, actually. Mayaman tayo sa espiritual, pero pagdating sa material, masagana, hindi mayaman. Pero maraming Kristiyano, nagpapakayaman, eh hindi makontento sa masagana. Walang pangako ang Diyos na sa Kristiyano, yayaman ka. Ang pangako ng Panginoon, sasagana ka. Ano bang gusto mo? Sasagana ka o yayaman ka? Pag yumaman ka, wala ka ng panahon sa Diyos. Pero pag sumagana ka, nagtitiwala ka sa biyaya ng Diyos. Dahil ikaw ay ng Panginoon. Bakit tayo binukod? Ano mo unang-una? Saan tayo binukod? Na alam naman natin, ibinukod tayo ng Diyos para sa kanyang anak na si Kristo. Natandaan niyo ba yung John 3:16? Sino makapag-recite niya ng John 3:16? Walang tinginan sa Bible. Singa? Singa? Nagpapatunay lang, hindi kinagbabasa talaga. O, nakalimutan nyo ng salita ng Diyos, masyado kayong busy sa labas. Ha? O, magtatanong ako, magkano presyo ngayon noong, ano, yung S9? Kabisado nyo siguro ang presyo noon, kaya lang kayo magsabi, no? Pero, pag sinabi, ano yung John 3:16? Hindi nyo alam. Tsika, ano nga pala yung John 3:16? God loved the world. Sa kanya yan. Kaso lang, pinamalaan ng sistema ng ni Satanas. Kaya, ang naghahari ngayon ay ang sistema ng mundo, kung tawagin ay sanlibutan din. Hindi yan ang iniibig ng Diyos. Ang iniibig ng Diyos, yung kanyang mga tao, ang kanyang mga nalikha. Kaya nga, ibinigay si Kristo para dyan. Tayong lahat ay ibinukod para sa kanyang bugtong na anak na si Kristo upang tayo ay, ano? Maligtas. Maligtas. Napakayaman ninyo, mga kapatid. Napakayaman ninyo. Napakaligaya ninyo kung tutusin. Hindi lang sa kaligtasan, sa ano, sa impyerno. No, tanda natin, ang pagkakasabi sa Biblia, kayo ay iniligtas mula sa kadiliman. Sa kadiliman ng kasamaan. Sa kadiliman ng kabulastugan. Sa kadiliman na walang pag-asa. Tungo saan? Sa liwanag ng kariyan ni Kristo. Pakibasa nga ang Ephesians 5:8. 5:8 at pagkatapos mayroon din magtuturoy sa Colossians 1:13. Sino ang nakatagpo na ng Ephesians 5:8? Sapagkat kayo'y dating kadiliman, subalit ngayon ay liwanag sa Panginoon. Bumakad kayong gaya ng mga anak ng liwanag. Ito nyo, galing tayo sa kadiliman, tapos ngayon namumuhay tayo sa kadiliman? Ha? Galing tayo sa kadiliman. Doon tayong buhay natin. Ang ating pagkikipagnegosyo sa kadiliman. Pero tayo ay nasa liwanag kayo sa Panginoon. Kaya huwag na tayo lumakad doon. Right? Colossians 1:13. Iligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at nilipat tayo sa kaharian ng kanyang mahal na. Kita niyo na, iligtas tayo sa kapangyarihan ng kadiliman. I mean, no? Iligtas tayo para sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Nakita niyo? Tayo po'y inibig ng hindi dahil tayo kaibig-ibig, kundi tayo inibig ng Diyos para kay Kristo. Dahil si Kristo ang iniibig talagang totoo ng Diyos.
At dahil si Kristo ang iniibig ng Diyos, dapat natin maranasan din ang pag-ibig ng Diyos na yan na nakay Kristo. Kaya tayo iniligtas mula sa kadiliman tuwa sa kariyan ng kanyang anak. Hindi pa ba kayo believe doon? Ha? Believe na ba kayo sa Diyos doon? Nakatanong natin, kailan kayo ibinuhon ng Panginoon? Noong bang kayo ay nakarinig ng Ebanghelyo? Walang pagka-Pablo, si Jeremiah at tayo. Okay? Pakibasa yung pagtuto ni Pablo, Galatia 1.15. Anong sabi? Kailan tayo binukod? Kailan siya binukod? Tayo man. Kailan? Pakibasa. Ngunit nang lumago. Nang hindi. Nang malugod. Nang malugod ang Diyos sa kanya. May lumago na talaga tayo. Okay, sige, sir. Ay nagbukod. Buhat pa sa pagsi. Sinabuhunan ng aking ina at sa akin ay tumawag sa pamagitan ng kanyang biyaya. Biro mo? Ruin? Akala mo nakasampalataya ka sa Panginoon nito lang 5 years ago? Pero ang sabi dyan, ibinukod ka na ng Diyos doon pala nung satyan ng iyong nanay. Satyan pa lang! Sino hindi matutuwa niyan? Sa tiyan pa lamang, i-bipord na at tinawag ka sa ng kanyang biyaya. Hindi sa yung lakas na tinawag, kundi sa biyaya ng Diyos, kaya nakapanumpalataya ka sa kanya. Pero ang nakakagulat pa rito, lahat tayo, eh sa tiyan pa lamang ng ating magulang, ibinukod na tayo, itinangi na. Para saan? Para kay Kristo. Para ano? Maligtas. Di ba? Pero ito pang nakakagulat. Masigit pa roon. Pakibasa Ephesians 1.4. Ephesians 1.4. Sige, pakibasa. Ayon sa pagkapili niya sa atin, sa kanya bago itinatag ang salibutan, upang tayo maging banal, walang dungis sa harapan niya sa pagkibig. Wow! Ang pagkakapili sa atin, ang pagkakabukod sa atin, ay itong pinakamagtakila. Bago palaw rikain ng mundo. Ibig sabihin, ang nanatili pa sa kalawakan ay wala. Bago palikain, binukod ka na. Ganon kadakilan ang ating Panginoon. Pero, ang aral dito, kung ganon pala, na tayo may benepisyo sa pagkakabukod sa atin ng Panginoon, bakit hindi rin natin ibukod ang ating sarili sa kadiliman? Sa kalungkutan, na parang walang pag-asa. Ipunong-puno ka ng Diyos. Pag-aari ka ng Diyos. Ibinukod ka ng Diyos. So, anong aral dito? Pahalagan natin ang ating pagkakabukod. Kaya may karamdaman ka marahin. Si Maren, si Easter Island, talagang nagdurusa sa karamdaman. Pero ang makapagbibigay ligaya sa iyo ay yung sinabi ng salita na ikaw ay binukod ng Panginoon. Mula doon sa putik ng kasalanan, ipinukod ka para sa kanya. So dapat na itong mahalin. At ang tawag sa atin sa pagkakabukod na yan ay ano sa ating text? Banal. Banal. Pag sinabing banal, kaiba na yun. Yung pagkakabukod mula doon sa lusak ng kamatayan ng kasalanan sa kadiliman, ibinukod ka. Ibinukod ka ng Diyos. At dahil ikaw ay binukod, ang turing sa'yo ng Panginoon, banal. Banal. Pero sa santikutan, sa reliyon, ang kanilang pagkakaunawa sa banal, kaiba. Ang kanilang pagkakaunawa sa banal, kailangan mabait sila. Pero, pagkatapos sila magsimba, humug-humug na po. Lasing na naman. O di kaya, si nanay, bubunganga na naman, nagmamadyong na naman, pero banal sila. Pero hindi ganun ang Panginoon. Ikaw ay mula sa kasalanan, sa kadiliman, ibinukod ka upang maging banal. Tatangi-tangi. Pag sabihin banal, malinis ka para sa Diyos. Malika para sa Diyos. Alam niyo itong tab ko, marami ang gano'n sa bahay. May libro, lahat, andyan. May cellphone. Pero ito yung kinatangi-tangi ko eh. Mahal ko ito eh. Mahal ko yung mga bagay niya. Pero mas higit ang pagkatangi ko rin akin ito. Dahil
nabibigyan na po rito ng kaligayahan kapag binabasa ko na yung aking ginawa sa kanya. Lumalabas lang dito sa tab na ito ang lahat ng laman ng aking isip para sabihin sa mga tao. Ganun din tayo. Ang Diyos, ang lahat ng tao, pero ipinupod ka, nilagyan ka ng lahat ng salita ng Panginoon at nadadalat ang Diyos na lumalabas ito sa iyo. Nagiging banal ka sa Kanya. Importante ka sa Kanya. Yun yung benepisyo natin. Pero darating yun pag tumanda ka na. No? Hindi ka na magbabayad, darating yun. Pero, eto, ngayon pa lamang, iyon na. Hindi ka na maghintay ng panahon. Ngayon din, mismong ito, iyon na ang benepisyong ito. Sapagkat ikaw ay ibinupod ng Panginoon. At alam niyo ang pagkakabanal mo sa Diyos? Hindi dahil mahusay ka. Hindi dahil mabait ka. Walang mabait sa atin dito. Sinasabi lang natin yun, mabait ako. Pero actually, ang sabi ng Biblia, walang matuwid, walang mabait, wala kahit isa. Lahat ay makasalanan. Pero, hindi dahil ikay mabait, o nagsumikap ka, kaya ka ibinipot at binala ng Diyos, hindi. Kundi dahil sa kanyang sariling pag-ibig sa iyo. Ito ang pag-ibig ng Diyos. Kahit ano ka pa man, sino ka pa man. Pag sinabi ng Diyos, iniibig. Dapat makita rin sa atin ng Diyos to na iniibig natin ang ating kapwa. Basahin niyo ulit ang Ephesians 1:4. Bakit tayo pinili ibinukod para maging banal? Sa anong paraan? Sige? Ayon sa pagkapili niya sa atin sa kanya bago itinatag ang sanlibutan upang tayo maging banal at walang dumi sa harapan niya sa pag-ibig. Sa harapan niya sa pag-ibig. Pag-ibig ang nag-akay sa atin. Yan ang sarapuman. Ibig sabihin ang pag-ibig po, walang batayan. Pag-ibasa ang onset. Diyan siguro onset. Harutong lang doon. Onset. Sa kanya ay tumanggap din tayo ng isang mana na itinilaga ng ina pa ayon niya na gumagawa ng lahat ng mga bagay ayon sa kanyang kasya at kalooban. Tignan niyo, lahat ng ating tinatanggap, pati ang ating pagkakabukod, itinakdan ng Panginoon mula pa ng una ayon sa layunin niya, one. Ayon sa layunin niya, hindi dahil gwapo ka, maganda ka. At kalawa, gumagawa siya lahat ng bagay ayon sa kanyang ayon sa layunin niya, ayon sa kanyang pasya, at pangatlo, ayon sa kalooban niya. Kaya wala sa atin no? Ang determining factor para tayo ibigin ng Diyos. Ang determining factor ng Panginoon kaya tayo inibig dahil yun ang nais niya. Kaya na ang pagkakabukod sa atin ng Diyos, napaka-espesyal. Huwag kayo mag-uuyak pag wala kayo. No? Baka kayo ba eh, walang makaitanali eh. Nawawala na kayong pag-asa sa buhay? Gusto niyo na magpatiwakal? Huwag na. Alalahan ninyo na sa ating panahon ngayon, mayroong mga tao dyan minsan lang kung kumain sa loob ng isang araw. Minsan lang kumain sa loob ng dalawang araw. Minsan lang kumain sa loob ng tatlong araw. Pag limang araw, alam na, kung patay niyo. Huwag kayo mahabag sa hindi. Ang sabi nga ni David sa kanyang sulat, noong ay bata pa, ngayon malaki na, wala pa akong nakikita ng mga mananampalataya na nanlilimos ng tinapay. Wala pang matuwi na nanlilimos. Bakit? Ang Diyos ang may banal sa kanya. Ikaw ay kanyang pag-aaral. Ikalawang pribilegyo, yun ang una. Dapat tayong mag-celebrate sa buhay natin. Sapagat tayo ibinukod ng Panginoon. Ikalawa, tayo po ay pag-aari ng ibinukod, binanal, at pag-aari ng Panginoon. Ikaw ay nasa kanyang kanilutan. Mahal na mahal ka. Alam niyo, kanina lang nagpunta kami sa aming apo. Kasi nga si Lloyd, eh may sakit.
siya ay nag-LBM sa Limang. At kailangan mo hospital si Lorda, kasama rin yung bunso, hindi pwedeng hiwalay. Hindi man maiwan si Ay, tsaka yung lola niya, dahil ka-away sila. Hindi mapakain ni Sister Beng. That time may ang tinawag ni DJ. Alam niya ba si Ay, mayroon din siyang nararamdaman. Noong baka hapon, malamlam siya. Mayroon man nga nakita din. Alam niyo, dahil doon sa nakita namin, nung kami na lamang tatlo, halos nadurog yung aming puso sa nakita namin kay Ay. Na nagparang hinggapan siya. Pero pinilit niya ng ngumiti dahil sinusubuan siya ni Mama. Kumakain naman siya. Natutuwa kami mo. Pero, alam ko naramdaman niyo ito eh. Pag kayong apo, di kaya anak ninyo, ay naglambing sa inyo. Alam mo, parang ito ang pinakamayaman sa lahat ng tao sa mundo. Manasa niyo yun? Pagka naglambing at mayroong pakiramdam, talagang mararamdaman mo yung pagmamahal sa iyo. Sa kanya. Bakit? Naapo mo yun. Di kaya anak mo yun. Pag-aari mo yun. Ganun din ang pakiramdam ng Diyos sa atin. Nasa braso ka, lalo na mayroon kang problema, lalo na may karamdaman ka, nagdurusa ka, nasasaktan ka, inayakap ka ng Panginoon, parang sinasabi, anak, bago mo maramdaman lahat ng sakit na yan, naramdaman ko na. Una pa sa iyo sa krus ng Kalbaryo. Kaya, alam kong unawain ang kalagayan. Bakit? Pag-aari ka ng Panginoon. Pag-aari. Tingnan natin ang sabi sa verse 3. Ngunit alamin ninyo na ibinuod ng Panginoon para sa kanyang sarili. Para sa kanyang sarili. Hindi para sa sanlibutan. Hindi para sa kasalanan. Hindi para sa mga kayabangan. Hindi sa pride. Hindi sa evil schemes. Ano pa man. Para sa kanyang sarili. Kaya sabi diyan, ang Panginoon ay nakikinig kapag sa kanya ako'y nagdarasal. Nakikinig ng Diyos yung iyong hibik, yung iyong umol sa iyong nararamdaman sa buhay. Ano mang kakulangan, ano mang karamdaman, alam ng Diyos siya. Dahil pag-aari. At dahil pag-aari, ikaw ay kasiyahan ng Diyos. Para sa amin ngayon, mag-asawa, malaki anak namin eh, pero mahal namin, anak namin, pero para sa amin, parang kasiyahan ko si Ayit at si Jajay. Ano po, naramdaman ni Sinis mga ako eh. Pagkapagod na pagod dyan, no? Lalo pa kalbing nalupi, no? Nasiraan na, nabulilyaso. Imbis na pangasampantong yung mga empleyado, ato na ako. Gapos-gapos na lang. Pagkaanindod yun. Bakit po? Alam mo, ang Panginoon talagang mamahalin ka dahil yung pagmamahal niya na nasa iyo, na ito'y naging kaibig-ibig, ang Diyos din na nagpasimula niya sa iyo. He who began a good works in you shall be, ang pagkabasa no? Ephesians 1:6. Ang sabi sa Philippians 1:6, di ba? Ang sabi sa Nasby, for I am confident of this very thing, that he who began a good work in you will perfect it until the day of Christ Jesus. Kaya nga, kaibig-ibig ka sa Panginoon. Huwag kang nagagahit kapag may problema. Huwag kang mayit ang ulo. Kundi dapat umasa, magtiwala sa salita ng Diyos. Ano salita ng Diyos lang makapagbigay sa atin ng direksyon? Sinabi ng salita, mahal ako ng Panginoon. Ako ay kanyang pag-aari. At siya nagsimula ng mabuting bagay nito sa aking buhay. Kaya ako nabibigyan ng dugo ng Panginoon. Siya rin na magtatapos nito. Paano niya gagawin yun? Sabi ni Pablo yan, Ephesians chapter 2. Makmas tayo ng isa pang chapter. Chapter 2, verse 12-13. Ang sabi ni Pablo sa Lipos. Ang sabi ni Pablo, kaya nga mga minamahal ko, kung paanong lagi ninyo akong sinusunod, hindi lamang sa harapan ko,
kundi ngayon na ako'y hindi ninyo kasama, ay isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. Huwag kayo manatili sa bahay ninyo, huwag kayo magmukmuk dyan, isagawa ninyo ang inyong pananampalataya, ang inyong buhay bilang pananampalataya, bilang ligtas. Bakit? Ang sabi sa 13, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanais. Kung mayroon kang pagnanais, dumalo, may pagnanais kang sumamba, eh Diyos ang gumagawa niyo sa iyo, hindi sa sarayan. Siya ang gumawa ng simula sa iyo, siya rin ang magtatapos niyan sa iyo. At sa paggawa, pati sa paggawa natin ng mga bagay sa Panginoon, huwag nang sabihin sayang, hindi napapansin ng marami, hindi. Ang Diyos kasamang gumagawa niyan sa iyo, instrumento ka niyan, nakita man o hindi. Nakikita ba natin ang ginagawa niya sa isang sanggol sa sinapupunan ng ina? Hindi. Pero nagpupunye tayo. Kapag nalaman natin nagdadalang tao yung ating anak o yung ating asawa, alam natin ang Diyos may gawa niyan. Ganun din naman eh. Kahit hindi makita ng tao, yung mga ginagawang kabutihan sa iglesia, sa Panginoon, nagbubunyi pa rin ang Panginoon sapagkat siya ang nagsimula ng mabuting bagay na yan sa iyo. Para sa kanyang mabuting kalooban. Kaya naman, Panginoon, di patapos sa atin. Maring bumagsak ka, maring manghina ka. Kaya sa banal na suratan, 7 beses mo bumagsak ang isang tao matuwid, 7 beses din siyang itatayo ng Diyos. Bakit? Dahil siya nagsimula ng mabuting bagay na yan, siya rin ang magtatapos sa bagay na yan. Even though we are unfaithful to Him, God remains faithful to us. Kaya na, ano dapat natin gawin? Na ang Diyos pala. Kaya, kung mananalangin tayo, sino kaya ang nagsasaisip niya para gawin natin? Ang Diyos. Ay huwag natin katamaran ang manalangin. Huwag natin baliwalain ang panalangin. Huwag natin wiris-wirisan lang kung anong panalangin. Dapat may kinakausap ka ang Diyos. Sapagkat ayon sa ating teksto, sa bandang muli, ang Panginoon ay nakikinig kapag sa Kanya ako'y nagdalas. Ikalawa, dahil sa tayo pag-aari, pinapakinggan tayo ng Diyos. Ano yung una? Dahil tayo pag-aari ng Diyos, kasiyahan tayo ng Diyos. At ikalawa, dahil tayo pag-aari ng Diyos, pinapakinggan tayo ng Diyos. Kapag ikay nananalangin, ang sabi dito dyan, basta natin, ano? Buksan niyo yung Bible sa Psalms 4:3. Tingnan natin bawat letra. Pansinin niyo. Ang sabi niya, ang Panginoon, ay ano? Nakikinig. Hindi sabing makikinig pala, kundi nakikinig. Kap, sa kanya ako'y nagdarasal. Nang tanong, sino ang nakikinig kapag tayo'y nagdarasal? Tayo nananalang. Halimbawa sa prayer meeting, lahat ng kapatid nandiyan. Narinig ba ng mga kapatid ang ating panalangin? Oo, lamang. Pero sino talaga ang totoong nakikinig? Ang tanong ko naman, kailan makikinig ang Panginoon? Ha? Kailan siya makikinig? Kapag tayo'y nananalangin. E ba paano kung nananalangin? Marunig ka kayo ng Diyos? Kailangan ng manalangin. Pero sa ninyo, misan dinadaanan natin yung salita niyan. Ang Panginoon ay nakikinig kapag sa kanya ako'y nagdarasal. Pero tanongin natin, ikaw ba'y nagdarasal? Minsan, o di, minsan lang ay ginig ang Panginoon sa'yo. Kailan ka nagdarasal? Kapag nasa panganib ka, eh di, nakikinig siya. Pero pagdating sa magandang bagay, hiwalay kayo. Hindi siya nakikinig. Dahil hindi ka tumatawag. Ano po ito si Pablo? 1 Thessalonians chapter 5, verse 18. Pray without ceasing. Why? Because God listens. Ang Diyos ay nakikinig. Pero napakadakilang privilege niya. Diba? Dalawa lang yung binanggit dito ni David. Unang privilehyo, tayo binukod sa Panginoon. Ikalawang privilehyo, tayo'y pag-aari ng Panginoon. So, ano pong lesson? May kita natin. Tatong ko sa inyo, mga kapatid.
Anong pribileyo ang hinahabol nyo ngayon? Saan nyo nadadala lahat ng energy ninyo? Kailangan pa ba itanong yan? Saan nyo dinadala lahat ng energy nyo para magkaroon ng benepisyo? Kailangan natin lahat ng bagay. But anong sinabi ng Panginoon? Seek ye first the kingdom. Kaya tanong ko ulit, anong pribileyo hinahanapin pansamantala dito sa mundo, pasanggutan? Ang sabi ng 1 John, do not love the world, nor the things of the world, even the pride of life. Sapagkat ang sino mong umiibig sa libutan, wala sa kanyang pag-ibig ng Diyos. Subalit ang umiibig sa Diyos at nanandita, siya manatili magpakilaman sa Diyos. So, ang privilegyo, hinahabol natin. Ngayon, habulin natin yung mananatili magpakilaman. Huh? Kailangan natin ang katarungang privilegyo. Mga tao ngayon, privilegyo sa RCA na doon, nakapilang. Privilegyo pati sa sinihan, sa senior citizen, nakapilang. Huh? Lahat ng privilegyo binibigay na pansamantaling alin. Busy-busy ito, pero wala doon sa pang-eternal, pang-walang hanggang buhay. So, tiyakin mo ang dalawang katotohanan. Ikaw ba'y banal at pag-aari ng Diyos? Ikaw ba ay kasiyahan ng Diyos? So, banal ka ba at pag-aari ng Diyos? O hindi pa, eh, kanino kang pag-aari? Kung hindi ka banal at pag-aari ng Diyos, eh, kanino kang pag-aari? Ika na sa mga dyan. Kanino kang pag-aari? Natutuwa ka ba na may nagmamay-ari sa iyong ibake sa Diyos? Patungo sa pamakan. Kahit taglay mo pa ang lahat ng material, patungo ka sa pamakan. Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, John 3:8-36, ang sumampalataya kay Jesus ay may buhay na walang hanggan, subalit ang hindi sumampalataya kay Jesus, nahatulan na. Nahatulan na. Lahat ng tao hindi sumasampalataya kay Jesus, nahatulan na. Kaya lumalakad ka sa judgment, sa hatol. Anytime na mamatay ka, impyerno talaga. Wala ka ng pag-asa. Kaya habang tayo naglalakad patungo sa paghahatol, eh dapat na tayong tumawag sa Panginoon. Ibigay natin ang ating buhay na sa Panginoon Jesus upang hindi matuloy doon sa hatol, kundi tayo matuloy bilang kanyang ibinukod, pag-aari at minamahal. Kailangan maligtas ka, kaibigan. Kailangan maligtas ka. At kung Kristiyano ka naman, mga kapatid, alalahanin mo, ang iniibig ng Diyos ay kanyang pinarusahan. Baka sinasabi mo mahal ka ng Diyos kaya sa natin ginagawa mo ay wala namang nangyayari sa atin. Maghintay ka na. Dahil kung mahal ka ng Diyos, hindi hayaan ng Panginoon na magtuloy-tuloy ka sa iyong kapahamakan. Dapat kang tumigil para mag-focus ka. Tayo na lang. O Panginoon, na nakita namin sa iyong salita ang iyong dakilang pag-ibig sa amin, ibinukod niyo kami bilang inyong banal pag-aari. Ibinukod niyo kami upang maging iyo magpakilaman at hindi maagaw ni naman. At sino na bang makakaagaw sa kapangyarihan ng kamay ni Kristo at kapangyarihan mo? Kahit ang aming sarili, wala kami kapangyarihan para lumukso at mabas sa iyong mga kamay. Ganyan kadakila ang iyong pagkakatawag sa inyong mananampalataya. Lord, magtawag pa kayo ng mga tao ngayong lumalakad sa katulad na sila po ay maligtas dito at magkaroon sila ng kasiguruhan kay Kristo. Aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.